Maulan na araw po mga kapapong, dahil po may bagyo ngayon at nandito nga po tayo naisipan nating mag-vlog. Kasi po lately marami tayong nakukuwang mga inquiries, marami pong tumatawag sa atin at nakikipag-usap sa ating one-on-one coaching. Kung saan napapansin natin ang isang napakalupit na problema at struggles ng karamihan na dumpy sa objective nilang maibalik yung ex nila. At ang kadahilanan nito ay yung lubusan nating pagmamahal. Yung masyadong pinupush natin yung ating intention. Kung saan nararamdaman po ng mga ex natin, ng ex mo, yung pagiging nasa pedestal siya. Maganda pag-usapan nito mga utol, dahil today ay gagawa po tayo ng mga paraan. I-discuss po natin yung mga ilang mga situations or pantapat po dun. Nang sa ganon, ito po ay ma-eliminate. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. And syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos sa araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nag-a-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng kasagutan tungkol sa problemang relasyon. Yung attractiveness kasi na nararamdaman ng ex mo, na kung sakali namang halimbawang siya po ay masyadong mataas ngayon at ang pakiramdam niya ay parang masyado siyang dominante, ma-pride. Ang iba po ay nagiging mayabang, mataas ang tingin sa sarili mga utol. Ito po ay malamang nananggaling din sa atin. Ika nga sa mga sinasabi ko before, tayo din po ang may gawa at kasalanan nito. Pero kung tayo po ang may gawa at tayo po ang sinasabing may sala dito mga utol, ibig sabihin po nito, tayo din po ang may control, tayo din po ang may kakayahan na ito po ay alisin or pababain. Oftentimes, binabanggit ko mga utol, kung gusto mong babawi yung rejection na yon, kung gusto mong bumalik ang ex mo sa'yo, makita niya ang value mo, you need to change your approach. Madalas kong sinasabi ito mga kapatid, dahil ito po ay pawang katotohanan. Ngayon, kung halimbawang ang approach mo sa kanya ngayon ay parang hinahabol mo siya, simple lang naman eh, kailangan mong tigilan. Kung halimbawang parang ikaw ay umiiyak mga utol, alisin mo to at huwag mo ipakita sa kanya. Kung nararamdaman niya na kayo po ay too sensitive sa mga oras at panahon na kayo po ay break, ay kailangan mawala ka muna. Kailangan itago mo to at huwag mo iparamdam sa kanya. At lagi ko rin pong sinasabi na in order to win your ex back, mag-focus ka sa mga bagay na kontrolado mo. Katulad nga ng number one, mystery premonition mga utol. Ito pong pagiging mysterious ay alam naman po nating napaka-effective. At sikat na sikat kung halimbawang gusto mo talaga ma-occupy ang mind ng ex mo kapatid. Kung halimbawang napakataas ng attractiveness level o tingin ng ex mo sa sarili niya mga utol, na sinasabi ko nga pong kagagawan din natin na nilalagay natin siya sa pedestal. Kung kayo po ay magiging mysterious mga utol, gagawa ng ilang mga moves at actions na kung saan tataas ang curiosity level ng ex mo kapatid, ay siguradong bababa yung attractiveness level na nararamdaman ng ex mo. Ito po ay lumalabas if you don't know much about your ex. Kung wala siyang halos parang nararamdaman, nababalitaan, or naririnig towards yung mga utol, tumataas po yung pagiging mysterious. It will positively or effectively pollute yung mind ng ex natin. Siyempre, pag halimbawang nararamdaman niya na kayo nga po ay biglang nawala, naturally tataas yung curiosity level. Siyempre, dito siya magsisimula na baka mamaya nag-iba na po yung isip mo. Iba na yung mga tambayan, iba na yung mga kaibigan, iba na yung pinupuntahan, iba na yung pananamit, iba na po yung ginagawa. Lahat po itong mga curiosity na to mga utol ay papasok sa ex mo kung halimbawa mai-establish mo yung mysterious or mystery premonition. Kaya kung magagawa mong mawala mga utol, gawin mo ito dahil dito nga po magkakaroon ng matinding curiosity or effective na pagiging mysterious ang ex mo towards you. At kailangan mo yan para ma-occupy mo yung kanyang isipan. Second, boundary premonition. Ito yung talagang babarikadahan mo yung sarili mo kapatid. Hindi yung parang open arms ka at nararamdaman ng ex mo na sige pasok, anytime pwede mo akong puntahan, pwede mo akong kontakin. Kailangan mga kapatid, mararamdaman po niya yung matinding harang. Kasi what is difficult or hard to get, alam naman po nating importante yun. Kaya imbis na ang ex mo ang naglalagay ng mga standard or boundaries or barriers mga kapatid, unahan mo na. Ikaw na po ang mag-implement nito. Kung nakakapag-usap kayo, let him or her know na kayo po ay lumalayo at naglalagay nga po ng mga certain boundaries, hinaharangan mo. Which means dapat hindi siya nadadalian sa pakikipag-contact sa'yo or kahit anong klaseng update po coming from us. Dapat nararamdaman po niya yung harang sa gitna mga utol.
Kasi simple lang eh. The more na may boundaries, may harang, the more na nakikita ng ex mo na talagang may standard ka as a person. Attractiveness on your part, increase. Ganun lang po kasimple yung kapatid. Third, shaky premonition. Ito po mga utol kung saan mararamdaman or maririnig mo na ang ex mo ay nagkakaproblema. Hayaan mo siya. Di ba kadalasan mga kapatid, pag ito po ay nafe-feel o nababalitaan natin, nandun agad tayo to the rescue. Alam mo yung tipong nakaalalay kagad tayo at gusto nating i-accommodate ang ex natin mga utol. Hayaan mo siyang manginig, hayaan mo siyang malaglag. Mga bagay po ito na dapat i-celebrate natin dahil dapat maramdaman ng ex mo, of course, yung consequence na kayo po ay wala doon para tumulong or umalalay sa kanya. Isa po itong napakatinding weapon mga utol para bumaba yung attractiveness level ng ex mo. Yung pagiging nasa pedestal at believe niya sa sarili, yung pakiramdam na siya po ang mas dominante sa atin mga utol ay agad-agad na malalaglag, lalong-lalo na pagkaalam niyang aware ka dito pero hindi mo pinansin. We have to understand mga utol na kayo po ay nasa breakup. Kaya reasonable naman siguro na kung halimbawang ito po ay nangyayari, ay huwag po muna nating papansinin or huwag po nating i-accommodate. Lastly, sa mga premonition or dapat nating iparamdam sa ex mo para mawala yung kanyang attractiveness level, yung parang believe niya sa sarili. Dahil nga kung halimbawang patuloy na in-express o nahabol natin siya, natural na ilagay natin siya sa pedestal. So pinag-uusapan natin ngayon mga utol, paano po ito mawawala sa kanya? Kaya ang panghuli po is yung dropping premonition. Mararamdaman niya na replaceable siya, na pwede natin siyang palitan. Hindi yung parang nagkakaroon siya ng assurance at panigurado na tayo po ay hindi pupunta kung saan. Maghihintay, aasa, at tatrabahuhin pa rin na siya po ay balikan. Dapat maramdaman ng ex mo na replaceable siya. At ito po ay mangyayari kung halimbawang gumagamit nga po tayo ng social media. Pinapakita natin doon na tayo po ay napapalibutan ng mga wonderful, positive, mababait na kaibigan. Ito po ay magiging effective kung halimbawang ibe-break mo yung mentality or pattern na naiisip ng ex mo sa'yo. Yung alam ng ex mo na kayo nga po ay bahay-trabaho lang, bahay-simbahan, nasa kwarto lang at hindi lumalabas. Walang outside world, walang tropa, walang nightlife. Mas magiging effective tayo mga utol at mas mabilis na mawawala yung attractiveness level na nararamdaman ng ex mo, yung pakiramdam niyang nasa pedestal siya, kung halimbawang mararamdaman niya na siya po ay replaceable. Replaceable doesn't mean na hahanap ka kagad ng bago. I mean, replaceable kahit in terms of situation or in terms nga po ng kaibigan, na dapat na maging pakiramdam ng ex mo na kung wala ka sa akin, okay naman ako sa mga kaibigan ko. Hindi yung parang pakiramdam niya na sa kanya ka lang nakatutok mga utol, at very important at irreplaceable siya. Mali po yun. Ang mga pinag-usapan natin ngayon mga utol ay although napakarami pa, ay mga key points kung saan ito po yung pang-counter dun sa pagmamakaawa natin. Kung halimbawang tayo nga po ay masyadong nagbeg, humabol, at nag-confess about what we feel sa ex natin, mangyaring dapat ito po ang dapat nating gawin sa ngayon. Dahil kailangan mag-drop yun agad eh. Dahil hindi natin maibabalik yung ex mo kung ang pakiramdam niya ay masyado siyang stubborn, ma-pride, masyadong importante sa atin, iniiyakan natin, gagawin natin ang lahat para maibalik siya mga utol. Pagka ganyan po ang nangyari, ay hindi po babalik ang ex mo. Dahil mas magandang maramdaman niya itong mga bagay na ito na pinag-usapan natin today mga utol, para maging balanse, para mag-drop yung pakiramdam na yon in a possible chance na makita po niya yung ating halaga. Hindi po niya kasi makikita yon mga utol. Hindi po niya mapapansin at hindi po niya mararamdaman kung halimbawang ganun nga po ang tingin natin sa ex natin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin syempre at supportahan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po, Papong TV.